Oh my god. Maganda dito ang mga tabi. Hindi kaya. Hi guys, welcome to my channel. It's been a while na wala po tayong vlog kasi medyo naging busy nga lang po ako lately sa mga gawain, sa trabaho at kung ano-ano pa po. So last week, nagpo-post po ako sa ating social media, lalo na sa Facebook page natin, na nagre-repack po kami ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng Typhoon Ulysses. So sa video na ito, i-share ko po sa inyo yung isa sa pinagkakaabalan ko na pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan po, unti-unti na namin kinakarga sa sasakyan yung mga relief packs. Mami ko nga po pala, ayan. Ayan po, on the way na po kami. Hindi ko na masyadong napakita yung papunta. Kasi dito pa lang sa bungad, makikita nyo na yung epekto ng bagyo. So, yung kalye talaga niya, ganito ka rough, ganito ka putik. Napakahirap talaga niyang daanan. Ito rin yung dahilan kung bakit kakaunti lang yung tulong na nakakarating sa kanila. Ayan. So, hindi ako masyadong nakapagkuha din ng video kasi todo dasal din kami dahil ilang beses lumubog yung gulong din namin. Ayan, na-unload na po namin yung mga relief goods. Pero hindi pa po dito yung lugar ng pag-aabutan natin ng tulong. Nasa kabilang dako pa po ng bridge na yan. Yung pupuntahan natin. Ay, hindi na lumakas. Lumalak na uli yung ilog na ano. Kaya lang yan po yung tulay na nasira ng bagyo na na-washed out. Tapos ayan, umulan pa kaya medyo extra challenge po talaga itong araw ng pag-abot namin ng tulong sa kanila. Kitang-kita po, ayan, nasira yung tulay. Wala po talagang ibang paraan kundi mag-cross ng ilog. Napakadelikado po talaga lalo na sa mga bata dahil makikita nyo naman napakalakas ng current nung ilog. So mamaya, tatawirin din namin yung ilog tapos mag-hike onte. So malaking sakripisyo talaga tapos may konti pang ulan pero ganoon talaga kung gusto talaga natin mag-abot ng tulong. Ayan, sinasakay na yung relief goods sa bangka. Sige, oh, di ba nang pagkatapos na lang po niyan? Ayan, lumakas palalo yung ulan. So, sinusubukan talaga yung willingness namin to help. So, sumakay na po kami ng bangka. Ganun po kahirap marating yung lugar nila. Yan, si Mami. Ay, nako. Talaga sacrifice. Sacrifice. Ayan, kung mapapansin yun. Wala pang bagyo, pero yung agos ng tubig, malakas. Oh my god! Maganda dito ang mga tabi! Hindi kaya.
Relax. Dito na. Dito na? Opo, dito na daw. Okay. Wait. Kami? Kaya? So from here, konting hike naman. And kasabay po namin yung ilang residente din dito. So ayan po ang mami ko, kita nyo naman. Game na game sa kahit anong pagsubok. Ay, kita nyo naman po itong nilalakara namin. Malambot yung lupa. Biyak-biyak na bato. Tapos madulas na daanan. Napaka-delikado po kaya nagdadahan-dahan lang din po kami. So kapag nahulog ka dito, diretso ka sa ilog. Ito lang din po kasi yung daan papunta sa paroroonan natin. Kung tatanungin niyo po paano yung mga relief goods, madami naman pong tumulong sa amin. So dito pa lang po, makikita na natin yung hirap na dinaranas ng mga taga rito. So para po sa mga hindi nasalanta ng bagyo, may isip din natin kung gaano tayo kaswerte. So yung mga taga rito, kailangan nilang tahakin itong daan na ito para lang kumuha ng pagkain, magpagamot, at kung ano-ano pa. Dito talaga mamumulat tayo kung anong blessing ang meron tayo. Kaya naman ngayon, kami ang pupunta sa kanila para mag-abot ng konting tulong. Medyo challenge din sa akin yung mag-vlog kasi syempre dapat titingnan ko yung kung saan ako dadaan. Tapos tinitingnan ko rin kung nakukunan ko pa ng footage yung mga nasa harapan ko. Yung bata nga palang nasa unahan, pamangkin ko, tapos sister ko, and then yun, yung mami ko. Ayan, finally nasa Patag na kami. Malapit na kami sa lugar nila. Si Sister Mona! So ayan, unti-unti na po silang nagdadatingan kahit na maulan. So ito yung preview ng packs na pinamimigay namin. So malaking balot po siya para sa bawat families. Ayan, unti-unti na rin po silang dumadating. Medyo maulan pa rin kaya ayan may mga payong sila. So ayan po, namigay din po kami ng onting gamot para sa mga bata at matatanda. So ayan, that's my ate, si Dr. Mel and si Dr. Kim. Kasama po kasi dito sa outreach yung medical mission nila. And of course, yours truly. Ayan. Medyo haggard na. Ayan. So, tinatawag lang yung names nila isa-isa para organize. Hmm? So, ayan po, one by one,
tinatawag sila para mabigyan ng relief packs. Yung ganitong outreach, maganda ring exposure para sa mga bata kasi habang bata pa lang sila, matuturuan na rin sila ng compassion towards others. At syempre, yung pagtulong sa talagang nangangailangan. Ayan po, kung makikita nyo, medyo maulan pa rin kaya yung iba, sako na lang yung gamit pang cover sa sarili nila. At syempre, namigay rin po kami ng mga used clothings. Kung kailan tayo tapos, saka umaraw. Bago kami umalis, pinaghanda kami ng konting salo-salo ng mga taga-roon. So, dito po sa Rizal, success pong ating relief operations. So, marami po tayong makukuhang aral sa pagtulong sa ating mga kababayan. At isa na po doon yung the Filipino spirit is stronger than any typhoon. Kasi nga po, diba? Tayong mga Filipinos, kahit gaano pa kahirap ang dumating na pagsubok sa atin, kikilos at lalakad pa rin po tayo para magtulungan. So, and po, sana nagustuhan nyo po ang video na ito. So, don't forget to hit the thumbs up and don't forget to click the subscribe button below. Maraming salamat po sa panonood.